Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang isang kwento na magbibigay aral sa ating lahat. Masarap kumain sa restaurant ng mga paborito nating pagkain, lalo na kung alam natin na sumusunod tayo sa mga patakaran. Pero paano nga ba kung ang isang lalaki ang pasaway na mambabastos at malalait sa loob at hindi susunod sa patakaran? Paano nga ba iyahandle ng may-ari ang mga ganitong eksena sa restaurant nang walang naaagrabyado? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ba't mahigpit kong pinagbabawal sa inyo ang paninigarilyo? Bakit hindi nyo man lamang nagawang sawayin ang pasaway ng customer na iyon? Galit na wika ni Andrew sa kanyang mga empleyado. Sir, sinaway na po talaga namin siya. Ang kaso po, ang sabi niya sa amin, ay hindi raw siya natatakot sa inyo. Hindi naman daw po kayo ang bumili ng kanyang Yossi, kaya bakit yun daw po siya pagbabawalan? Nakayukong paliwanag ni Kiko, ang manager ng kanyang restaurant. Kuyom ang kamao at mariin na ipikit ni Andrew ang mga mata sa gigil na kanyang nararamdaman. Gaano ba kahirap intindihin ang nakapaskil na no smoking area? Na kung tutuusin ay hindi naman iyon ipinagbabawal sa labas ng kanyang restaurant. Huwag lamang talaga sa loob dahil hindi masyado makakalabas ang usok sapagkat nakasara ang lahat ng dingding ng kanyang restaurant. At para na lamang din sa safety ng mga kumakain. Paliwanag ng may-ari ng restaurant. Malalaki ang hakbang na lumabas siya ng opisina upang diretsyong puntahan ang lalaki hanggang ngayon ipanay-abuga ng usok ng sigarilyo mula sa bibig nito. Tuwid siyang tumayo sa harapan nito. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili dahil sa totoo lamang ay gustong gusto na niya itong suntukin at paduguin ang buong mukha. Ano, Manong? Andito ka rin ba upang pagwawalan ako mag-yosi? Ano bang pakialam ninyo kung gusto ko mag-yosi sa loob rito? Meron ba kayong magagawa? Wala akong pakialam sa rules ninyo. Kaya pwede ba tantanan ninyo ako? Binabayaran ko ang pagkain ko at ako mismo ang bumili ng sigarilyong ito. Alis! Rules? Rules na iyan? Weh! Matapang na wika ng lalaki. Humugot muna na malalim na buntong hininga si Andrew. Nais niyang bawasan ang galit dahil baka kung ano ang pwede niyang magawa sa bastos na lalaking ito. Hinila niya ang upuan at saka umupo. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga kagaya mong pasaway. Hindi marunong sumunod sa simpleng batas na ipinapatupad. Mahinahon na wika ni Andrew. Ngumisi ang lalaki saka nagahamon na tumitig sa kanya. Kung meron kayong batas, ay meron din akong sariling batas na sinusunod. Dahil ako, ang batas sa akin sarili. Kaya huwag kayong mangingialam sa akin at umalis ka na dito. Galit na wika nito. Iho, isa lamang naman ang aking nais. Ang sumunod ka sa aking patakaran. Saka nakita mo naman siguro na bawal magyosi dito. May mga batang kumakain. Meron ding mga matatanda. Paano na lamang kung malanghap nila ang usok ng yosi mo? Mahinahong pa rin paliwanag ni Andrew. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Umalis ka na dito at hindi ko kailangan ng iyong sermon. Hindi napigilan ni Andrew ang matawa sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang patulan ito. Pero sa isip niya, ay kailangan niyang turuan ng leksyon ang ganitong klaseng lalaki
upang hindi na ito umulit sa kanyang ginagawa at para din na rin tularan ng iba pang tao. Hindi mo yata alam na sa restaurant na ito, ako ang batas. Wika ni Andrew. Hinugot ni Andrew ang baril sa tagiliran at tinutok sa bungo ng lalaki. Kung ano man ang gagawin ko sa iyo ngayon, eh pwede ako maging absuelto. Una, dahil ako ang may-ari ng restaurant na ito na iyong ginugulo. Pangalawa, nakikita sa CCTV ang ginagawa mo. Isang kalabit ko lamang dito, maglalaho ka na agad sa mundo. Inis na wika ni Andrew. Nakita niya ang takot sa mukha ng lalaking kani-kanina lamang ay ang yabang magsalita sa kanyang harapan. Hindi naman ako ganoong kasama, iho. Papipiliin kita. Babarilin ko ang bungo mo. Ipakukulong kita. O kakainin mo yung hinitit mong sigarilyo sa harapan ko? Galit na tanong ni Andrew. Nagtutunugan ang mga bagang niya sa inis para sa pasaway na lalaki. Simpleng bagay ay hindi pa nito magawa. Ano bang pinagmamalaki nito? Anak ito ng mayor sa lugar nila? O anak ito ng presidente sa kanilang bansa? Kahit ano pa man, ay wala siyang pakialam kung sino man ang lalaking ito. Dahil ang mahalaga sa kanya ay ang pagsunod sa tama. Ano? Pumili ka! Asik na sigaw niya dito. Nanginginig ang mga kamay ng lalaking kinuha nito ang sigarilyo at saka iyon ninuya. Hindi aabot sa ganoon ang lahat kung marunong lamang itong sumunod sa simpleng batas na kanyang ipinapatupad sa kanyang restaurant. Kung gusto mong galangin ka at respetuhin ka ng ibang tao, ay gumalaw ka ng naaayon sa nais mo. Hindi siya masamang tao, pero nagiging demonyo siya sa mga ganitong klase ng tao na walang respeto sa kapwa. Tinuwelyuhan niya ito at pilit na pinapatayo. Pakibawasan ang sungay mo, iho. Baka sa susunod natin pagkikita, hindi lamang sigarilyo ang kakainin mo. Aniya sa lalaki. Itinulak ito upang ipasa sa kaibigang pulis na saksi sa pambabastos ng lalaking customer. Ikaw na pare ang bahala sa bastos na lalaking iyan. Wika ni Andrew. Muli niyang itinago sa kanyang tagiliran ang baril at parang walang nangyaring naglakad ito pabalik sa opisina. Ang mga empleyado na naistorbo ay muling bumalik sa kanya-kanyang mga gawain. Ang mga nasindak ng customer ay tila walang nangyaring kakaiba na muli nagpatuloy sa pagnamnam ng masarap nilang pagkain. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto nating respetuhin tayo, ay una muna nating respetuhin ang ating sarili. Hindi masama ang pagsunod ng tama sa mga patakaran, lalo na kung ito ay may magandang idudulot sa atin at sa ating kapwa. Sana po ay muli ninyo ako samahan sa mga kwentong nais kong ibahagi sa inyo na magbibigay aral sa ating lahat. Maraming salamat po.